Kasi parang sa amin, artist block, hindi ka makasulat kahit anong mangyari. Yeah, for sure. Ang ano lang sa tattoo kasi, laging may conversation sa ano eh. Nanggagaling sa client eh. Yes. Okay. So, yung trabaho namin is to bibigyan mo ako ng idea. Oh, tapos, dun na parang nagiging artist ka. Kung ano yung idea niya, ito turn into a masterpiece mo yun. So, parang... So, wala yung, let's say, kunyari, limang tao yung tinatuan mo, tapos tuloy-tuloy na parang hindi mo gusto yung gawa mo sa limang taong yun. Parang, ganun, hindi ko malabas yung ano. Hindi. Para sa akin, parang, ano eh, pag nasa tattoo session na ako, parang nandun na yung utak ko. Ewan ko ganun. Pero, so far, wala pa naman akong naisip na parang di ko gusto, ganyan. Mm-hmm. Pero, so far... Meron yang I'm not gonna lie, tao din tayo. May minsan tatama rin ka talaga. Pero sa trabaho namin kasi parang hindi ka pwedeng magkamali. Alam mo 'yun? Pag nasa grabe rin kasi yung trabaho mo, parang pang-permanentehang. Diba? Kasi tapos ang maganda lang sa trabaho is 'yun talaga, dapat gusto mo talaga siya, 'di ba? So yun lang yung ano niya, hindi siya ayoko nang bigyan pa ng mga malalalim na meaning. Yun talaga. Anong panglaban mo sa pag tinatamad ka, tol? Ang ano, hindi, kailangan mong i-prepare sarili mo. Para sa akin, pinipipare ko talaga sarili ko. Kaya actually, nangyari sa akin, nung in-open ko yung shop ko, sa kwarto ko lang, koy, linagyan ko ng tarpaulin, redeem tattoo. Wala pang BIR, wala pa. Mm-hmm. Sa kwarto ko yung tatlong tao lang yung kasya. Mm-hmm. Eh ngayon, sobrang komportable ko. Tapos, parang, hindi ako naglilinis sa parang hindi ko na siya parang hindi ko na na-encourage sa lili ko kasi ako lang mag-isa. Ang ginawa ko, sabi ko kailangan ko lumabas. Kailangan ko before ako pumunta ng shop ko, mabibihis muna ako, magpiperpera ako. Unlike nasa bahay ako, parang naging lazy ako ba. Gets. So parang ayoko ng ganito, hindi ako mag-grow. So ang nangyari, nag-rent ako sa malayo para at least magda-drive pa ako, mag-iisip. May preparation yung utak ko. Yeah. Parang, yeah, pagbaga malagay ka sa mood na. Malagay ka sa mood. Unlike, dog, sino nga yung... Sa ganung way mo siya nakukuha? Ganung way ako nakukuha. Sino nga yung rapper na ganun sa States din yun, na kaya ayaw niya dun sa home studio niya? Kasi komportable masyado. Pupunta pa siya ng ibang studio, tapos syempre magbibihis nga naman siya. So dun masasabi na, ang laking tulong talaga ng damit, no, tol? Yeah. Ang laking tulong niya na mafe-feel mo yung... Yeah. Ano mo ba, no? Like, sa amin, like, araw-araw, iba-ibang tao ka kaharap namin. Diba? Totoo yun, pag-prepare. Alam mo, laging maayos yung buhok ko. Parang yun yung preparation ng araw ko. Before ako magkakape. Parang alam mo yun, parang, hindi ka naman sabi na kahit sinong kliyente. Parang sa akin lang, gusto ko lang, I wanna look good, para feel good ako at confident ako makipag-usap sa kliyente ko. Totoo. Parang ganun, preparation talaga, importante din sa akin yun. Yeah. Actually, kahit hindi naman, basta dapat pa rin talaga try mo maging fly lagi dahil una hindi mo alam kung sino makakasalubong mo sa araw na yun eh. Totoo. Kailangan mo din talagang lumabas eh. Kailangan mo talagang mag-trip. Para depende sa hustle mo. Depende sa hustle mo yan. Basta kunyari yung journey mo, para sa akin masyadong ang nerdy naman kung grabe mo lang na pure hustle. Kailangan mo ng trip pa rin dun eh. Guess mo, hindi rin dapat too much trip. Pero may mga panahon din na ano to la, kunyari, hindi, itong 1 month na to, hindi pure talaga ako alam. Yung depende sa hassle, parang yung sa'yo, ginawa mo nga isang taon eh. Pero okay, pero may, kumbaga, sa journey ko, balance yung trip at hustling, di ba? Di nagmamatter. Hindi naman required ipakilala yung babae mo sa mga parents mo. Di nagmamatter. Di ba? Hindi required din, no? Kahit yung main mo eh. Pero pag babae ka, ikaw ang dapat magpakilala. Pakilala mo yung mga lalaki mo, di ba? Para mga lalaki mo. yung lalaki mo. Pero pag lalaki ka, parang hindi naman required, no? Hindi nagmamatter nga. Hindi nagmamatter. Ano ba yun, Pinoy, ano ba yun, mindset? Papakilala? Good question yan. Hindi ko maano kung sa ibang bansa kung ano ba. Sige lang. Hindi ko alam. Pero alam mo, tol, meron talagang babae na hindi mo na ipapakilala sa nanay mo. Gets mo agad eh. Ito, hindi to pang... dapat di malaman ni nanay ito. May kategory sila. Within 5 seconds pa nga lang, alam na natin eh. Ito ang pwedeng pakilala kay nanay. Ito, tago to. Koy, yun, isang malaking lesson learned sa akin yun. Kumbaga, babae sa babaeng instinct, magtiwala kayo sa nanay nyo. Oh, pag sinabi ng nanay mo na...
ay, wag yan, nak, kasi hindi ko siya gusto. Puta, maniwala ka, promise. Pwede din, no? Mataas ang chance, hindi ko sinasabi lahat, ha? Mataas. Kasi babae sa babae, instinct din, pero malakas yung chance. So meaning, ang daming pakilala hanggang may magustuhan yung mama mo. Pwede din, bilang lalaki ka, oy. Kung gusto mong ganun, eh, pwede din. Bilang lalaki ka. Ito, oo nga, no? Kasi alam nung kapwa-babae yung modus ng kapwa-babae niya. Diba? Oh, eh, gaganun. Tingin pa lang mata sa babae sa babae. Kilos pa lang, eh. Kilos, diba? Ay, yari ka na, B. Pero ang point ko lang, yung ibang mga babae na, kunyari, nagre-reklamo sila, hindi sila pinapakilala sa magulang. Baka kasi hindi ka kapakilala. Ako, para sa akin, tol, pagdaanan na lang niya yan. Damahin niya na lang. Oo, pagdaanan niya yung dapat niyang pagdaanan. Ay, sa bagay ko, may kasabihan nga na pwede ka lang malungkot pag namatayan ka at ano ba yun? May sakit. May matinding sakit yata yung kamag-anak mo. May matinding sakit sa kamag-anak mo, di ba? Parang... Oo, sa tingin ko pwede siyang malungkot dyan sa ganyan. Pagdaanan niya yan as a man. Yeah. Tapos, kailangan niya pa rin mag-bounce back pagkatapos niyan. Kasi kung isipin mo, yung girlfriend mo, ayaw ko rin naman yung makitang malugmok. Ayaw niya malugmok, eh. Oh. Yeah. Diba? So, isipin mo na lang, kumbaga, mapaproud yung girlfriend mo na mas maging lumupit ka, eh. Mm. So, ngayon, titingnan mo na lang din na yung situation mong yan na something yan na lakas. Lakas mo. Kasi, una, matindi ang pinagdaanan mo, diba? Lalo na kung love na love mo yung girlfriend mo. Kailangan maturn mo siya instant. Tapos nangyari ang pangyayaring yan. Ngayon, yung mga ibang pangyayari na let's say magka-problema ka sa future, mamaniin mo na lang ngayon yun. Yes. So, dahil dyan, kinalakas mo siya. Yeah. You know? Yeah. Pero ngayon, anuhin mo lang yan, pagdaanan mo lang siya. Huwag mo ipilit siguro na baka move on ka, gano'n. Hayaan mo lang, ano din naman yan, eh. Basta magpakulat ka na lang isang araw. Magpaka-busy lang siya, though. Yun, huwag siya maglugmok. Siguro pwede kang maglugmok ilang araw. Yeah. Diba? Two days lang, bibigay ko sa'yo. Two days ka lang maglugmok. Tapos magpaka-active ka. Tapos maaalala mo pa rin yan ulit, maaalala. Normal yun. Baka kasi akala niya hindi normal, eh. Hindi. Normal yan. Normal yan. Ayos lang yung ganyan. Pero yeah, bounce back ka lang para isipin mo lang kung anong ikaka-proud ng kumbaga. Gawin mo yung, yun nga, gawin mo yung sarili mo na kung buhay yung girlfriend mo, proud ba siya sa'yo? Mm-hmm.